Paano nga ba iwasang mahak? Sagutin natin yan. Ako nga pala si Jasper and you're watching Boy Axie. So dito na tayo sa paano nga ba maiwasan mahak. So unang-una ito, keep your account safe. Seed phrase or secret recovery phrase ay dapat walang nakakaalam sa secret recovery phrase nyo kundi kayo lamang, no? Huwag nyo ibigay kahit kanino. Sobra pa to sa password, guys. Kasi kung makuha nila yung secret recovery phrase mo, naku, lagot ka. GG ka talaga. Ubus yung account mo. Ubus yung laman ng account mo. So, ang gagawin mo, guys, ang secret recovery phrase ng Ronin Wallet mo is itatago mo talaga. Ngayon, dito tayo sa Ronin Wallet. Kasi dito maraming nahahack. Maraming nagre-reklamo dito na nahahack sila. Yung kanilang mga biniling Axie is nawawala. Mga 100,000, 80,000 nila namang investment nawawala. Hindi birong pera yun, guys. Kaya unang-una, bago tayo magsimula dito sa store your recovery, secret recovery phrase, unang-una, bumalik muna tayo sa Ronin Wallet. Kasi dito, nagkaka-issue ang karamihan sa scammers or yung hackers. So, ang nangyayari dito, guys, is maraming fake Ronin Wallet na lumalabas kahit mismo sa Play Store, sa cellphone, mobile Play Store. Is wala maraming Ronin Wallet doon na pwede mo i-install. So lahat yun, guys, fake yun lahat. So ito yung original Ronin Wallet. Isa lamang, guys, itong Ronin Wallet na official. Itong sa Ronin Wallet sa Chrome Web Store or sa ano plugins or sa mga ano extensions, guys. Itong Ronin Wallet offered by AxieInfinity.com. So ito lang yung hahanapin nyo, guys. Or ililink ko na lang sa baba yung mismong link nito, itong chrome.google na Ronin Wallet, kasi ito lang yung pinaka-official. So kung may pagdududa kayo sa Ronin Wallet nyo ngayon, i-uninstall nyo yan, tanggalin nyo na yan, i-delete nyo na yan, tapos i-install nyo tong bagong, itong official talaga na Ronin Wallet. And then kung may pagdududa pa rin kayo sa account nyo, gumawa kayo ng bagong Ronin Wallet, guys, gamit itong official talaga na Ronin Wallet. So, kasi ang ginawa ko dito, guys, bago ako nagsimula ng Axie, nag-sign up ako. So ang ginawa ko, hindi ko na ma-remember kung paano ko ginawa yung Ronin Wallet. So may ginawa na akong Ronin Wallet, ganun, nagkaroon ako ng seed phrase. So nakalimutan ko kung paano ko nagawa yon. Tapos ngayon na medyo may alam na, marami ng alam, parang magdududa ka nga, official ba talaga tong nagawa kong Ronin Wallet? Kasi may pagdududa ko eh, sa dami ng hackers ngayon. So ang ginawa ko, in-uninstall ko yung Ronin Wallet, i-delete ko or parang dineclare, in-ignore ko yung account ko doon kasi wala pa din naman yung laman. In-install ko tong official Ronin Wallet and then gumawa ako ulit ng bagong account dito sa official na Ronin na wallet. Makakampante yung loob mo na hindi mahahack yung malaking pera na i-invest mo. So yun yung unang gagawin mo. I-secure mo talaga yung signing up mo sa Ronin Wallet. Dapat yung Ronin Wallet mo, guys, galing mismo sa official. Walang Ronin Wallet sa Play Store, walang Ronin Wallet sa iTunes. Ito lang, Chrome Web Store lang, dito lang ang may Ronin Wallet, mga idolo. Kung nyari ngayon, nakapag-umpisa ka na, may pagdududa ka na sa account mo, paano ko ba ito nagawa dati? Nag-worry ako kasi nasabi ni Boy Axie na baka noon pa lang, sa paggawa ko pa lang ng fake Ronin Wallet, doon pa lang na-hack na ako. So yung gawin mo, guys, hindi pa huli yung lahat habang nasa iyo pa yung Axie mo. Ang gagawin mo is install mo itong Ronin Wallet na official, gumawa ka ng bagong wallet, and then i-transfer mo yung laman ng wallet mo sa bago mong wallet ng as soon as possible. Or if meron kang kaibigan na trust mo or kapatid mo or anything na matatrust mo, i-transfer mo agad lahat ng iyong Axies, iyong SLP doon mismo if possible, guys. Bahala na bumalik sa level 0 kasi 80, anong gusto mong mawala, yung Axie mo or yung level 0? Mas pipiliin mo na lang, 'di ba, na bumalik sa level 0 yung Axie mo kaysa mawala yung buong Axie mo at masasayang yung investment mo. Kaya 'yun yung gagawin mo, guys. Ikalawa naman, kaya dito papasok yung store your secret recovery phrase. Kasi yung tong Ronin Wallet natin, meron talaga tong secret recovery phrase. Ang gagawin mo, guys, pag meron ka na secret recovery phrase, huwag mo itago sa Google Keeps, huwag mo itago sa ano mo, desktop mo, sa computer mo, kasi if papasukin ka ng hacker, nako, hahanapin niyang secret recovery phrase mo at
doon ka na mahahack. So ang gagawin mo, isulat mo sa papel yung secret recovery phrase mo, itago mo, gawa ka ng maraming kopya, huwag mo i-save sa computer mo dahil kung wala, GG ka. So yun, susulat mo lang sa papel, itago mo, and then ayun, meron ka ng secret recovery phrase, kampante ka na, hindi ka mahack. So ito, never give your secret recovery phrase to anyone. So hindi, huwag mo talaga ibigay kahit sa kapatid mo, kahit sa mama mo, pero pwede naman sa mama, papa mo kasi... Pero sabihan mo lang sila na wag talaga pagsabi sa iba yung secret recovery phrase kasi alam mo to, itong secret recovery phrase, sobra pa to sa password kung iisipin natin. So ito naman, Sky Mavi staffs will never ask for your secret recovery phrase. So if ever magkukontak kayo sa mga staff ng Sky Mavis or meron kayong kukontakin na customer service or may magkukontak sa inyo na customer service, hinding-hindi po sila mag-a-ask ng secret recovery phrase mo. Wag na wag mo ibigay kahit kanino, yun yung sabi ko kanina, wag na wag mong ibigay kahit kanino pa yan, kahit si Sky Mavis pa yun o yung CEO pa mismo ng Axie Infinity ang magtatanong, wag mo ibigay kasi sila na mismo nagsabi nun eh. Ika-apat, never type your seed phrase into any website. So wag nyo talagang i-type, guys. Sabi ko sa inyo kanina, wag nyo i-save sa Google Keeps nyo, sa sticky notes nyo, sa desktop nyo, sa notepad nyo, sa Word nyo, sa computer. Kasi kung mahack yan, mahanap kayo, GG kayo. So mas lala na tong i-type mo yung seed phrase sa any website, mas lala yun kasi website na yan eh. Computer mo pa lang nga eh, nagdududa ka na kung isi-save mo dito. Ayan pa kaya na itatype mo sa any website. So, wag ganun. Ikalima, use a trusted platform to buy, sell, or exchange tokens. Example, Binance. So, yung sinabi ko nina guys, Binance, dun kayo pwedeng bumili ng... dun kayo pwedeng mag-cash in gamit yung mga GCash, ganun. So, yung mga link, kung hindi nyo pa alam paano mag-cash in sa Binance, magli-link ako sa baba or isa-search nyo lang sa YouTube kung paano mag-cash in sa Binance through Axie Infinity kasi ano pa yan eh, kunyari from GCash or from bank transfer to Binance to MetaMask to Ronin, so marami ka pang pagdadaanan. Ika-anim is never scan a QR code from any untrusted source. So ito guys, huwag kayong mag-scan ng QR code ha. Kunyari may papascan sa inyo, pakiscan to guys, huwag na huwag nyong gagawin yan kasi kung isa-scan, kunyari may hacker na ipapakita sa iyo yung i-scan mo tong QR code na to, scan mo. Pag scan mo, napunta ka sa phishing site niya. E di nakuha na lahat ng laman ng impormasyon ng cellphone mo. So ayun, na-fish ka na doon pa lang sa pag-scan mo pa lang ng QR code, na-fish ka na. So wag na wag kayong mag-scan ng QR code, wag na wag kayong mag-click ng any website na hindi sa tingin nyo ay phishing. No? Wag kayong ganun. So be aware of fake giveaways, confirmed giveaways on any Axie Infinity's official channel. So ayun guys no. Meron din palang kumakalat ngayon lumalaganap na magpapascholar daw sila pero bago ka daw magpascholar, bigyan mo daw sila ng 200 pesos, 200 load for reservation. So yun mga halatang scammer na yun, mga old style na yun ng pag-scam dati pa yan. So dapat may alam ka na doon pa lang sa paghingi pa lang nila ng pera sa iyo, scam na yun guys. So huwag kayong maniwala diyan no sa mga ganyang pascholar nila at saka yung mga giveaway nila, doon lamang kayo sa mga legit giveaways no. So ikasunod is yung never download software to cheat in the game. So obvious to guys, may investment kayong malaki, huwag kayong mag-cheat, huwag kayong maghanap ng bug, huwag niyong i-exploit yung laro, huwag kayong gumawa ng kabalastugan in short guys, kung ayaw niyong maban or mawala yung ininvest niyong pera. So ganun guys, yung unang-una, yung pinaka-importante talaga na sinabi ko guys is yung Ronin wallet niyo guys. Yung Ronin wallet niyo guys, i-secure nyo na guys, i-secure nyo kasi doon talaga mag-originate yung hacking. Doon mawawala yung inyong mga axes. So mas mabuti install nyo yung official Ronin, gawa kayo ng bagong account or kung meron na kayong Axie na team, i-transfer nyo na sa bagong Ronin na ginawa nyo para at least mas gustuhin mo na lang na bumalik sa level 0 kasi mawala yung buong team mo guys. Mahack yun, sayang yung pera nyo. Ito naman, yung next natin, mas secured way pa guys. Kung meron pa kayong extra budget, well actually dapat meron kayong extra budget. Ito, official treasure shop. Ito yung treasure or yung treasure wallet. So itong treasure ay isang parang hard copy ng password or ng mismong wallet mo na hahawak-hawakan mo. So kung meron ka nitong treasure wallet,
kahit ibigay mo pa yung seed phrase mo, kung wala sa kanila yung Trezor wallet mo, hindi nila malalag-in yung Ronin wallet mo. So magandang magkaroon ka din ng Trezor hardware wallet kasi ano din to eh, protection din to, additional protection din to. So kahit na ipagbigayan mo yung secret code, yung secret recovery phrase mo, pero wag naman ganun guys. So itago mo pa rin. Kahit malaman nila, kunyari na lang sa ganito, malalaman nila yung secret recovery phrase mo, nahack ka nila, nalaman nila yung password mo, ganun-ganun. Pero naka-Trezor ka, hindi pa rin nila makuha yung mga access mo. Kasi mismo kailangan mo i-connect yung Trezor mo sa computer mo para doon ka makalag-in. Kung walang Trezor, lagot, hindi mo yan malalag-in. So, itong Trezor wallet is important. Is an additional, ano to, additional security, guys. So, kung kaya nyo man bumili ng 80,000-90,000 na team, ito, Trezor Model T for 159 euros or nasa 9,433, 10,000 pesos, 11,000 dala na tax and shipping, 12,000 ganun. Ma-afford nyo yan guys. Kung gusto nyo ng additional security, kung ayaw nyo talagang ma-hack, Trezor Model T is the way to go mga kaibigan. So kung ngayon nag-worry ka, bakit bumababa yung SLP natin? Or ano ba ang magiging presyo ng SLP ngayong August? Kailan ba maganda mag-invest? Click nyo yung video dito guys sa screen. Sasagutin natin yan doon lahat.